Yan yung aming Red Lady na papaya. Yan, tanina. The Red Lady and the Black Lady. Ayan. So, yan yung mga tanina namin, guys. Red Lady na papaya. Daming bunga. So, first harvest. Nag-harvest na kami once. So, mga apat lang na piraso yun. Yung mga hinugla ang na-harvest namin. Yan. For consumption. Tapos yung iba, pinamigay. Hindi pa kasi namin alam. Market ng papaya dito. Yan. So, dati guys, ang ano, before pala namin ito, bumili kami ng seeds. Ayan yung kwento nitong papaya. Bumibili kami ng seeds and then, ano, yung nilalagay ko sa, ano yung plastic. Plastic na, ano, cellophane, maliit. Yan, tapos lagyan ko ng, before that, syempre, lagyan natin ng lupa. Yung lupa is yung black na, ano, medyo matabang lupa. Ayan, yan yung nilalagay ko. After that, ilagay ko na yung buto. And then, lagyan ko lang ng tubig. After that, ilalagay ko sa ilalim ng, ano, ng, yung malimlim ang, ano, yung hindi siya naanuhan ng araw. Dapat sa madilim lang siya para pabilis siyang mag tubo. And then, every other day, ang pag, ano ko ng tubig, dinidiligan ko ng tubig. Yung kunti lang, na sprinkle lang ng tubig sa, doon sa mga buto ng papaya. Ayan lang. Dapat, ano talaga, yung pagtanim mo ng papaya is mataba ang lupa. Tapos, dinidiligan siya every other day, like every 2 days, ayan, diligan mo siya. Then after that, after 2 weeks yata, ayan, ano na siya, medyo malaki-laki na siya, 1 week, nag-start na siyang mag-tubo. Hindi ko kasi na-record before or na-videohan yung pagtanim ko, pero ako yung nagtatanim yung itong mga papaya natin, yung husband ko. Ang pag lumaki na yung mga puno ng ano, medyo malaki na siya, siguro mga 2 to 3 inch na siya, tatanim na yan siya. 3 inch yata. Yeah, 3 inch, pwede na siyang itanim. 3 to 4 inches. 3 to 4 inches, pwede na siyang itanim. Pagkaya gamit na siya, para laki. Then yung fertilizer dyan is, ano lang yan siya, yung tain ng mga tubo. Yan. So ganyan, siguro I think that was 8 months ago. Na yung pagtanim namin nito is, ano na. Di namin akalain na ganito para sila. First time kasi namin magtanim ng, ano, tanim ng papaya, Red Lady papaya. Kasi pag bumibili kami sa fruit stand, tatamis siya. Tatamis yung, ano, yung Red Lady na papaya. Tapos red sa loob. Hindi ba nga dito, mayroon siyang yellow. We think na, ano, red ang kulay, pero yellow pa yung kulay yung iba. Yellow tsaka, but most of them, I think red. Itatry lang natin ulit siya. Pero at least, parang successful yung pagtanim namin. Kasi hindi namin ito akalain na ganito sila kalalaki, katataba, ayan. Tsaka ang lalaki ng puno nila, si na makita mo naman. Ayan. So, yan yung story nitong, ano, papaya namin. So, 8 months ago, bumibili kami ng seeds and then, lagyan ng lupa ang, ano, plastic, yung matabang lupa, dinidigan after every 2 days. After that, mga 2 weeks, 1 to 2 weeks, medyo malaki na siya. And then, pag mga 3 to 4 inches na ang laki ng puno ng papaya, yan, pwede na siyang itanim, guys. Yan. Pero wala kaming experience sa pagtatanim ng papaya. First time pa lang namin ito. Sabi namin, bakit hindi natin itry itong papaya nun? Kasi lagi tayong hindi. Masarap kasi healthy rin yung papaya. Yung nakakinis rin ang skin, like me. Joke lang. I mean, iba talaga pag may tinanim kang prutas. Yung ikaw talaga ang nagtatanim. Parang iba yung feeling na, ano, tapos yung kasama mo is sobrang sipag sa pagtatanim. Ano. Pero never namin itong, ano, wala talaga kami experience nito sa pagtatanim. Kasi iba yung, ano namin, field ng trabaho namin. Yes. Dati kami ng OFW. Sa United Arab Emirates. Ayan guys. Mga ano kami, 15 years na nakatira doon with our kids. Yes, doon kasi na aral. So, yung trabaho namin is iba sa, ano siya eh, structural designer. Ako naman sa insurance company, sa banko. Nagbibenta na insurance. So, iba, totally different yung work namin pag-uwi. Mga bata pa kami. So, ngayon nasa 40s na kami. So, nag-decide kami na mag farm na lang muna para maiba naman ang adventure. Less ano kasi stress pag nasa farm ka, tapos sarili mong farm, sarili kong tanim. So yung main ano lang dito is puguhan. So marami kami mga pugu is ready to make wells. Yan, nakita niyo sa channel ko, guys. Please don't forget to subscribe. Pa-support naman ako, guys. Hello to everyone. Pa-support naman ako sa channel ko. Ayan, ano lang, parang pastime lang yung pag-YouTube, yung paggamit ng social media dahil sa farm. So, bali, at least mayroong ano, kausap. Kasi kami lang din dito.
wala kaming mga neighbors, wala kami sa mga ano namin, kapitbahay. So yan guys, dito is mga pugo yan dyan, kung laban, bali 3 buildings. So ituturo ko lang muna, as of now, ito lang muna yung papakita ko ang aming mga talib na papaya. So, continue lang guys, dahil mag-harvest pa tayo ng hinog na papaya. Salamat. So, stay here lang guys. So, mag-harvest na tayo ngayon ng mga papaya, hinog na papaya. Ayan guys, yung mga talim namin, mga papaya. Malaki na sila, oh. Namin din na. Ayan. Ayan. So, may mga sayuti din. Tapos, mga prutas like durian, ganyan. So, ayan yung ibang papaya na talim namin. Dami ng bunga. Ayan. So ano to siya na papaya? Red lady na papaya. So ang kataba nila, kasi mataba ang lupa. Dahil may mga ano dito yung kain ng mga pugo, nilalagay namin yung fertilizer. Yung, I mean yung kain ng pugo ang nilalagay namin sa puno ng papaya na ito. For consumption, yung iba pwede na siyang ibenta. Eh, kasi pag bumibili kami ng papaya, ang mahal. Ang ganito na papaya, mahal sa ano, mga fruit stand dito sa amin. Dito kami nakatira guys sa South Cotabato. So yung town namin is Tupi, South Cotabato. So malapit lang kami sa Jensan, General Santos City, and then Corona del City. So gitna lang kami guys. Iba yung North Cotabato. Iba yung Cotabato City, malayo na yun sila sa amin. Sa Cotabato lang kami. So yan yung mga tanim namin dito sa farm. Papaya, mga durian. Yung durian, mga 2 years, mamunga na rin sila. Yan, mga maliit na mga durian. Lansones. Yan, farm life. Tapos may mga gulay na rin. So main, ang main business namin or yung ano namin dito is mga quails. Quail farm talaga dito. Ayan, see, ang dami ng bunga, hinog na, oh. Habisin natin mamaya. Yung hinog na, papaya. Ayan, see? Ayan. Dahan namin. Tsaka dami kasi nagtatanim din ng papaya dito, so, nag-try na rin kami. Kasi mas, ano dito, yung pag magtanim ka ng papaya, mas maganda ang pagbunga nila. Dahil siguro sa lamig ng klima dito sa amin. Tapos umuulan every, like 2 times a week. 2-3 times a week. Paghapon umuulan na. Pero since nag-iba na yung climate, pag ka kumuulan na dito sa amin. Pag ka ng tanghali. Ayan. Ayan, meron pa doon. Ayan. So, ganyan lang guys. Farm life. Ayan. See? So, 25 na pumuan ito siya. So, ayan na ang aming red lady na papaya guys. Ayan yung mga tanim namin. Around 25 na mga puno. Ayan. Yung huli ng ibon doon. So, mga papaya lang dito na side. Tapos sa liti, ang tanong naman. Yan. Alin din na yan. So mag-harvest na ito, mamaya kunin natin yung mga hinog na ng mga papaya. So yan guys, ang aming papayahan. Please don't forget to subscribe guys. Support my channel. Pa-subscribe naman po. Hello to everyone. Ayan. So ayan na guys, yung aming mga papaya. Malaki na, marami ng bunga. Ayan. So, masarap ito siya. Yung after before meal, kakain ka ng hinog na papaya. Yan lang ang gusto namin sa papaya. Pero hindi pa namin na-try mag at Sara. Or, mahal din kasi yung papaya dito. Kaya pag nabili ka is 20 ang kilo. 20 ba yun? Minsan mayroong ano, dalawang piraso, 50 pesos. Pwede sa laki. Ayan. So, may sayupi rin kami dyan. Mga sayupi rin yung tanim namin.
So during yung tagtuyot or El Nino drought, medyo hindi sila namuha ng maayos yung ano namin, yung sayupin namin dyan. So ngayon tagulan na naman, gabi naman ang bungan yan, ang lalaki din. So at least yung papaya kahit tagulan or taginit, ayan, matibay pa rin. Marami pa rin siyang bunga, ayan, hindi siya natitinag sa init ng araw. Ayan, malaki ang bunga. So ayan guys, ang aming mga papaya, ready na papaya. Marami kasi nagtatanim dito. So it means pag maraming nagtatanim dito na mga papaya dito sa South Cotabato guys, gitna ng Gensan dito. Hindi to siya Cotabato City or North Cotabato. Malayo yan siya na part. Dito lang kami gitna ng Gensan. Walang isko dito guys. Walang mga krimen or whatever na ano mabait ang mga tao dito niya. Ayan. So bihira lang yung mga Muslim dito. Aside. Mostly is Bisaya. Ayan. Malayo yung mga Marawi City, ganun. Malayo, mga 3 to 4 hours ang biyahe from here. So ito yung ano namin pinagkakaabalahan ngayon. Ayan, ang pagtatanim ng mga papaya. Papaya, basta mga prutas lang dito na side guys, kasi malamig. Ayan guys, harvest tayo ng ano ngayon, ng papaya. Ayan. So, ito yung aming mga papaya na tanim. Hinog na. Ayan, see? Itong ating hinog na papaya, ayan. Ayan. Papa. Ayan guys. Red lady na papaya. So ayan lang, bali. Meron pa dito pero hindi pa man masyadong hinog. So bali, apat yung na-harvest natin dito na papaya. Ayan. So, dito naman lang tayo guys. Ito, wala pa itong hinog. Wala pa hinog ito. Ayan, dami yung bunga. Ayan. So, ito muna ang kunin natin ito siya. Hinog natin siya guys. Ayan. Tsaka, ayan. See? Hinog na to guys. Ayan, hinog na. Sobrang init na. Ito. Hinog na. Pwede na natin to siyang kunin. Harvest natin to. Ayan. So, ito pang isa. Ayan guys. So, bali apat ang na-harvest natin dito na side. Ayan. Minik. Tapos ng ating harvest ng papaya. Ayan. Nakuha na tayo ng mga papaya. Lagay lang natin sa basket.
itong ano, mahinog. Ayan guys, ito tayo harvest ng papaya. Ayan lang, na-harvest natin. Marami na. Hinog na papaya. Ayan. So next, mag-harvest tayo ng itlog na pugo. Non-stop harvest. Ayan. Ayan, see guys. Lalaki. Yan. Pa palang hinog dito ito. Ayan, ikunin na rin natin tong dalawa, hinog. Wala na. Dali dalawang piraso na ang hinog dito. Kala ko wala nang hinog ito. So, hinog na to siya. Kunin natin to siya, guys. Ito siya. Ito, tsaka ito. So, hinugin lang natin. Yan. And then, itong isa. So, ito na yung ating na-harvest na mga papaya. Ito na yung na-harvest nating papaya, guys. Ayan, ang lalaki na. Ayan. Red lady na papaya. Ayan siya. Cute nito. Pero most of them are malalaki. Ayan. Ayan. So next week ulit, pag may lutong, may hinog na papaya, harvest tayo ulit. Ayan. Ayan, red lady na papaya. So bali 25, I think 25 to 30 na punuan ito. Meron pa sa kabila, ayan. So now guys, harvest tayo ng 12 eggs sa loob. Diyan guys, dito tayo magpunta. Harvest tayo ng quail eggs dyan. Meron kaming konti. So that's it for today guys. Ang aming munting papayahan. Ayan, papaya na red lady. Papaya harvest for today. Second harvest. Ayan. First time namin itong mga tanim na mga papaya. So yan na yung hinog na papaya na harvest natin ngayon. So, yan lahat yung ating nakuha. So, ito yung aming papayahan. So, next is, pupunta naman tayo sa aming puguhan. So, mag-harvest lang tayo ng quail eggs. So, dito yung aming pasok lang tayo dyan. Harvest tayo ng quail eggs. So, guys, ito yung aming mga ready-to-lay quails. Ayan, yun yung mga female na pugo. Babaeng pugo ito sila. So, ang nagpapaitlog ay feeds lang. Wala itong male. So, I think mga 9 months na ito sila. 9 months old. Kukunti lang ang aming ready-to-lay quails dahil yung ito sila yung mga sobra na binibenta namin na RTL for delivery. Yan, mga sobra po to sila. So, 25 day old ang binibenta namin. So, may mga yan yung talaga yung negosyo namin dito is supplier kami ng mga ready-to-lay quails. So, ito sila ay mga parang mga sobra na yung
pag may mag-order kasi may mga sobra na tag 50 or 30, 100. So, ito is around 300 na mga ready to lake wells. So, ayan yung mga itlog nila, guys. Ayan. So, feeds ang nagpapaitlog. So, mga 9 to 1 year old na pugo, nangitlog pa sila. But after that, mahina na. Hindi na sila masyadong mangitlog. So, kailangan na silang ikali. So, yung ano talaga namin, negosyo namin, guys, ay supplier ng ready-to-lay quills. Sa Mindanao lang. Mindanao. So, ayan. So, ang ano natin ngayon is mag-harvest tayo ng itlog pugo. Ayan. Samahan niyo ako, guys. Please don't forget to subscribe to my channel. Support my small channel, guys. Thank you so much. Harvest na tayo, guys. Ayan. Harvest na tayo ng itlog pugo. Ayan yung mga ready to lay quills or babae ng mga pugo. Ayan, konti lang sila dahil ang negosyo namin ay supplier ng mga pugo. So, may mga sobra. So, ito yung pinaka-itlog namin. Yung delivery namin is within Mindanao. So, mga sobra lang ito na mga RTL pinaka-itlog namin. Ayan, konti lang. At least may consumption kami pag wala ng itlog. Ayan. Eh, wala na silang mga buhok. Matanda na sila. Ayan. Hindi na sila masyadong mangitlog dahil siguro mag 10 months na ito sila. Hindi na lang yung itlog. So, ayan yung aming mga ready to lay quills, yung nagaitlog na mga pugo. So, harvestin lang natin itong mga natira pang itlog. Ayan. I think mga 9 months na sila, guys. So, ho. Paano ko to kuhin? Hindi ko maabot. Pugo, mitlog pa kayo. Mitlog pa kayo, pugo, please. So, yung ano dapat yung cage ng ano ready to lay, hindi ganito. Konti lang, since konti lang yung mga pugo namin na nag-itlog. So ito lang ginamit namin yung pang ano to siya yung growing quills, mga 18 to 20 day old na mga quills, ito namin nilalagay. So since walang kaming ano bakante na mga
cages para sa mga nagaitlog na mga pugo, ito muna ang ginamit namin since kukunti lang naman. Pag maramihan, kailangan yung ang itlog naga slide lang siya. Pag may ano talaga, may kuhaan ng itlog. So, nasa page lang namin yun, no? So, ayan. So, konti lang yung itlog. Ayan. Itlog pogo. Pogo. Bakit konti lang itlog nyo? Matanda na kayo, pogo. At hindi na kayo nag-itlog ng marami. Saan yung upuan? Hindi ako maabot. Kunin natin para may space tayo pag mangitlog, ha? Thank you.
lumabas ha. Yan lang. Ayan, tapos na tayong harvest. Tapos na tayo guys, harvest ng quail eggs. Ayan. Ayan lang na harvest natin ngayon. So, hindi na sila masyadong nangitlog dahil matanda na sila. Ayan, so. Daming ginawa ngayon. So, nag-harvest tayo ng kangkong, gulay na kangkong, ng papaya, tapos itong quail eggs. So that's it for today. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much and God bless you all. So, ito yung mga ready to lay quails. Ayan. Tapos nating mag-harvest doon ng quail eggs. Dito, ipapakita ko na lang sa inyo guys yung mga
ready to lay aquels, which is 5 na nila ano na sila guys, deliver na sila. So lahat nito ay meron ng may-ari. So delivery nito is within Mindanao lang. So pag mag-reach na sila ng 35 day old, mag-start na silang manglo. Ayan. Ayan. So feeds yung kinakain nila. Quail starter feeds. Pag mag-start na sila mangitlog, ang binibigay, may transition yung pagpapakain sa kanila. So, quail layer starter feeds and then layer feeds. So, ayan. Ang mga pugo namin. So, ito talaga yung negosyo namin. Konting negosyo, guys. So, yung isang pirasong ready to lay ay 40 pesos. So, free delivery na ito sila. Free delivery within Mindanao lang. Minimum of 500. 500 heads. Ayan. So, yung farm namin malapit lang sa Jensan, General Santos City, or Coronadal. So, gitna lang kami ng Jensan and Coronadal City. Ayan. Ayan, naka-vitamins and naka-purga na silang lahat. Ayan, napurgahan na. Ayan. So, before delivery, kailangan healthy yung mga pugo. Walang mga sakit. Pag ganyan, oh, nagalukso mga healthy yan sila. Healthy na mga pugo. So, dito na side tayo kukuha ng pako. Ayan, dito. Ay, may mga tanim kaming, ano yun guys, yung durian. Mga variety ng durian dito is cove, tapos D101, tsaka golden puyat. So, ipapakita ko sa iyo next time. So, ngayon kukuha tayo ng pako dito na side. Maraming pako yan. Puro green. And then yung tanim kong ito guys, tanim ko itong mga kangkong na to dahil may flowing water dito. Ayan, so igisa lang natin. Ayan, so masarap to siya, yung kangkong. Ano, gisa lang tapos partner mo ng fried fish. Ayan, tapos meron na rin kangkong, I mean pako. Ayan. So, harvest muna tayo. Ayan guys, ang mga kangkong.
Ayan, marami pa.
yung ating kangkong na hinarvest. Bukas na tayo magkuha ng pako, guys. Sobrang init. Ayan, yung pako. At ako, ang ating kangkong. Ayan. Daming kangkong. So, ayan yung harvest natin today, guys. Itlog Pugo. Ayan, harvest ko ngayon. Today is Friday. Harvest na tayo. Ayan. May ulam na tayong itlog. May ano na tayong papaya. Ayan, merienda. Tapos may gulay na tayong kangkong. Ayan, tanim ko mga kangkong. Dami-dami. So, kangkong lang muna ngayon. Bukas na yung pako. Ayan. So, red lady, ito na, papaya. Ayan. Kinis ng papaya, pampakinis ng kutis. Ming? Na yung kangkong, lupugo boiled, grilled eggs, corned beef, yan yung pagkain natin ngayon.